Yola, good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa trabaho, no? May overtime kami. Dahil Sabado ngayon, maglilinis kami dahil may darating na bisita sa Lunes. So meron tayong i-upload na video ngayon, reaction video tungkol dun sa ni-rescue ni Idol Jopper Sniper, no, na isang small YouTuber na nakatira sa Laot, sa gitna ng Laguna de Bay. So, isa rin siyang solid na fan ni Idol Jopper Sniper, no. So, ni-rescue ni Idol dahil grabe ang dalumhati dahil tawag nun kasi hiniwalay yata ng kanyang jowa. Nagsumama sa iba. So, ito reaction video lang ito. Grabe, solid talaga si Idol Jopper Sniper. Pati yung mga ganong bagay ay kaya niyang may resolba. Hindi lang sa mga pa-challenge sa mga YouTuber, no, hindi lang sa mga tumutulong siya sa mga kuno-noon man. So ngayon mayroon na naman siyang panibagong tinulungan. Isang kababayan ko pa naman, taga Leyte. So tinulungan ni Idol Jopper. So isang tagahanga ni Idol Jopper na kamuntikan ng magpakamatay, no. So ni-rescue ngayon ni Idol Jopper. Bilib na bilib talaga ako dito sa tao na to dahil sa lahat ng kahit anong klaseng ano, kung kaya niya tumulong, tinulungan niya. So ayun, kung bago lang kayo sa aking channel, no, kung napadaan lang kayo, please subscribe my channel Ramil Balinsona Official and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong dating na video. So yun, papanoorin na natin at tunghaya natin ang kanyang buhay, no, bagong yugto ng kanyang buhay. So panoorin na natin. Nasaan si ano? Alika. Meron tayong bisita mga sword, no? So ito, abangan nyo. Yan. Si Gerald ay nandito. Si Gerald Waskin. Kilala, sino na kilala kay Gerald? Si Buy Tuba. Si Buy Tuba. Mga katuba. Gerald mga kasuwer. Yun, kilala ka, oh. Kilala ka, sabi ko sa'yo, eh. Oo. Ayan mga kasuwer, dosos. Yung mga sinasabi ko itong makaraang live na meron akong i-rescue na Sword family, na Sword subscriber sa akin, hindi na ako nagpaharata, pero si Buy Tuba yun. No, sinabi ko lang na hindi pa kami nagkita, no, para lang wala kayo idea. So meron siyang pustiso. Salamat kay ano? Pink Cross. Thank you. Kasi si Pink Cross po ang nagbigay ng cellphone kay Jokes noon. Kay Franstar din. Si Buy pa ay pinag ano niya ng pustiso. Si welcome sa Sword family, si Buy Tuba ay official na Sword family na makakasama ko dito sa Kubo. So dito siya magstay hanggang sa maging maayos yung kanyang YouTube channel, hanggang sa sumahod siya kasi nagkaroon siya ng problema mga kasuwer, no. Malalaman niyo lang sa vlog ko mamaya ito, ina-upload lang ni Lovely. So abangan niyo yan, kung kapag na-upload yan, kapag hindi na siya nag-checking, i-upload ko yan ngayon din kapag natapos ang checking, hindi ko papabuti ng mamayang gabi. No. So good luck. No. So shout out yung ano? Yung shout out sa'yo. Pangalan. Pangalan lang mo, pangalan. No, hindi tayo, wala tayong magsalita, no, kung ano man yung pero shout out na lang. Yan si Pakabait ka na lang, pakabait. Nag-ano sa akin, nag-message sa akin, iyak dahil doon sa nangyari sa kanya, no. Medyo broken hearted siya. At syempre, nag-alala yung family niya doon sa Laguna kasi nasa gitna siya ng Laot, eh, sa lake, no, mag-isa lang siya doon. So ano, umiyak? Kapag usa ka na, layas, layas, ayoko na, yaki, yaki. Duga doon, layas doon, doon. Yaw. Alis, alis. Ah, ayan. Ano lang, no, shout out sa wala na lang, ambulan. Shout out sa partner ni ano, ha, ni hindi, mausok. Oh, mausok din. Ni Buy Tuba. Kung ang dahilan ng pag-alis mo ay dahil sa kahirapan, medyo napaaga yata, ano, sana hinintay mo lang muna yung medyo maging okay yung kanyang YouTube channel. Magkakaroon sana kayo ng maganda-gandang break, no? So ngayon, si Gerald kasi medyo nawala ng pag-asa, inano ko lang talaga siya. Sinundo namin siya dun sa kanila, no? Sabi ko sa kanya, ako naman nag-offer sa kanya, dito ka mag-stay sa Kubo para makalimutan mo yung
problema mo dito, marami kang makakalubilo, makakapag-vlog ka dito, kahit paano magkakaroon ka ng magandang revenue dito, makakasahod ka ng maayos, magiging maayos yung buhay mo dito. Para makalimutan, isa sa mga number one na pinakamagandang paraan para makalimutan mo yung kung ano man yung dinaanan nyo ngayon, ayun, tulay. Diba? Kung hirap kayo dito sa kanilang lugar doon sa Laguna, sa Santa Rosa, sa Laot, sa Lake, no, sa Lawa. Kung hirap na hirap kayo sa tubig doon, dito siguradong may tulo. Ang gripo. Yan. Malakas. So, abangan niyo mga kasawert, no, si Gerald, ang panibagong yugto ng kanyang buhay na hindi ko na lang kasi hindi ko alam kung i-interviewin ko pa siya sa buhay nila. Siguro i-ano natin bago nyo mapaparood yung mga vlog niya. No, isa sa mga deserve na bigyan natin ng sa pamamagitan ng support ninyo. Para naman makatikim din siya ng pagbabago sa buhay niya. No. Sa pamamagitan ng YouTube. No. So kapag naging maayos ka na, pwede ka nang bumalik doon sa kung saan man gusto mo. Pero ang importante, kaya makaipon ka lang maraming pera. Hindi siya bukana vlogger. Hindi dun sa nakakaraan. Muli na. Ngayon lang naman nangyari yung problema niya. Sabagay. Ayan. So, ayan po. Makinig ka lang sa mga sabihin ko. Sundin mo lang yung mga advice ko sa'yo. Magiging maayos yung buhay mo dito. Ayan. Thank you, Dol. Ayaw mo iyak, isuportahan ka naman. Yun, sana. Suportahan niyo po si Katuba. At yun, siyempre, panibagong simula naman to ng nito ng buhay natin. Siyempre, hindi mawala yung inspiration natin para sa anak natin. So yun na lang yung aking lakas ng loob para ipagpatuloy, kundi kung para lumaban din. At siyempre, yung andito rin sila, Idol, lahat po ng mga nagka-close ko dito, sila po yung nagbigay ng lakas ng loob na para pagpatuloy pa natin para sa pangarap. Pero sa una, may pangarap na talaga ako na yun, pero hindi ko lang sabihin. Pero wala na yon, kaya yon, panibagong pangarap na naman. Yon, para sa anak ko na yon. Yan, thank you very much, Dol. Sige, sana magtagumpay ka sa bagong yugto ng buhay. Yon, ito na ang simula. Hindi na. Pwede ka na umalis. Tulungan ka pa sa akin. Mga kasubert. Wala man akong ibang pwedeng itulong sa kanya eh. No? Kasi siyempre nakausap ko yung kapatid niya dun. Binabantayan daw siya sa gabi sa Laot kasi baka kung anong gagawin, diba, siyempre hindi maganda, matindi talaga nangyari sa kanya, diba, ikaw iwan ka ng ano mo, pamilya mo. Sakit talaga yun. Hindi ko na tinanong siya kung anong bang dahilan, kung tingin ko siguro isa sa mga dahilan talaga kaya nagkakaganyan yung mga magpartner, no? Yung kahirapan ba, no? Na hindi na sobrang hirap yung siyempre may mga partner na pag hindi na ibigay yung pangangailangan nila, no, yung talagang napagod na sa buhay, makakahanap ng iba dahil doon mas medyo okay sila doon, di ba? Hindi natin alam kung ano ang dahilan, pero yun, sana suportahan at sana maging magtagumpay siya dito sa pagbablog. So yan lang ang kaya kong itulong sa kanya, yung YouTube, kasi wala namang ibang pwedeng hindi ko naman sa pwedeng bigyan ng pera. Hindi naman maganda yun. So financial kasi, no, involved talaga, pinakamalaking factor talaga yung financial pagdating sa mga ganyang mga bagay. So para magkaroon siya ng pera, tulungan ko siya sa YouTube, sa pamamagitan ng YouTube channel niya. So sana makasahod siya ng maayos at sana hindi magsisi yung nang iwan sa iyo kapag ikaw ay magkaroon na ng magandang buhay sa pamamagitan ng pag-vlog. Alright! Sa mga iniwan ng mga partner dyan, dyan lang kayo, stay put lang kayo, baka makapigbigay kayo ng advice or makarelate kayo sa Gerald, no? So sa mga hindi pa kakilala si Gerald ay kilalanin niyo po siya. Kaya ako po ginawa itong ganitong klaseng live para ma-promote si Gerald Waskin TV. Vlog. Gerald Waskin Vlog. Hihingi ako ng support sa inyo para sa kanya na sana masuportahan ang kanyang YouTube channel. Pero bago niyo siya suportahan, papaalam ko muna sa inyo kung bakit deserve niya ang suportahan natin, bakit kailangan niya ng suportahan ninyo, bakit siya kailangan ng suportahan, bakit ko siya ihihingi ng suporta sa inyo.
dahil sa nangyari sa kanya, no, para at least alam ninyo mga kasuwer kung anong purpose, bakit niyo siya suportahan, no, si Gerald. So, yan. So, ako nga pala si ano, si Gerald Waskin, so, from Leyte, at kasalukuyang nagtatrabaho sa Laguna Lake. At yun, siyempre matagal na rin tayong sword solid. Ah! Yeah! Ako, ano sabi? Si Gerald po ay matagal nang nakasubscribe sa akin, nanonood, nagko-comment sa mga live ko. Buhay driver pa yata. Oo, oh, yeah. Buhay driver pa ako. No? Kaya nung nagpunta siya sa akin, naaalala ko yung pangalan niya, Gerald Waskin, sa comments. No? Ayan, so, ako na magtanong. Ilang taong ka na? 26. 26 years old. May asawa. Dati. Dati. Single. May anak. Yun, meron isa. Isa, lalaki buhay. Lalaki. Lalaki. Hindi ka masyadong malibu. Isa lang eh. Isa lang. Okay, viewers. Diretso natin ang mga viewers natin. Mga kasuwer, si Gerald po ay iniwan ng kanyang asawa. No? Huwag natin magitin yung pangalan ng asawa. Basta iniwan siya ng kanyang asawa. Dala yung anak mo. Kung ilang taong kayo ng asawa mo? 5 years. 5 years sila. 5 years din kayo dun sa laot. Hindi. Mga ano lang. 3 years yata. So, three years. 3 years silang nanirahan sa isang lake, sa kalagitnaan ng lake na may kubo. Sa gitna ng lake, ha? Lake. So, buhay isda sila, no? Sa gitna ng lake. Kasama yung asawa niya, yung anak niya. So, napakahirap po ng buhay nila. Ang sahod niya, nag-start siya ng 2,000. Hanggang sa nag-increase, naging 3,000. Tapos ngayon, naging... naging 6,000. A month! No? A month po yan. No? So, isipin nyo naman kung gaano kahirap yung kasama mo yung asawa at anak mo sa laot, no, ng lake. So yun po, ang 3 years sila na ganun ang kanilang buhay. Mahirap mga kasuwer, kasi kung napanood yung vlog ko nung nakaraan na pinuntahan namin, sinunod namin, ganun po ang buhay nila. Nag-message sa akin nung nakaraan na, Dol, tulungan mo ako. Yun, ano ba yung sinabi mo sa akin? Hindi ko alam ang gagawin ko. Siyempre, nung nalaman ko na, yun nga, iniwan siya ng kanyang misis, parang naisip ko na nasa gitna pa naman ng laot tong taong to, tapos baka kung anong isipin, pwede niyang lunurin yung sarili. Naisipan mo rin ba yun? Ganun? Naisipan ko rin yun. Pero kumbaga ano, may parang may nag-ano sa akin na huwag mong gawin yan para sa anak mo. Yung, parang ano ba yung may pupigil sa akin, ganun ba? Kaya yun, sabi ko la, kung gagawin ko to, paano na anak ko? Yun, paano na... Siyempre, matagal-tagal na ilang... buwan na hindi ko nakikita. Siyempre, kung gagawin ko yun, wala talaga, talo talaga ako kung gagawin ko yun. Kaya sabi ko sa sarili ko na, hindi ko to gagawin dahil andyan pa yung anak ko, siya yung papalaki sa akin. Siyempre, papalaki, kailangan talaga yung ama na andyan, nakasuporta yung ama. Kaya yun, kumbaga, parang inaaliw-aliw ko na lang yung ano ko doon, yung sarili ko. Minsan, gumagawa ko ng mga yung mga kasama ko doon, papatawa, gano'n. So, yun, medyo na, na wala na sa isip ko yung parang gano'n, magbigti, gano'n, o magpakamatay. Yun, naisip ko yun, mga kasulord. Pero, buti na lang, ayun, malakas yung ano natin, malakas yung ano ng Diyos, na wag, parang pinipigilan talaga tayo na wag mong gawin yan dahil para sa anak ko. Yun. So, yun yan, nag-message ako kay Gerald doon na, sabi ko sa kanya, naharata ko na, alam ko na ang problema niya eh. Kaya sinabi ko sa kanya na desidido ka bang umalis sa trabaho mo, kukupin mo na kita sa Bukana, dito ka muna mag-stay para marami kang makahalubiro dito, mag-enjoy, mag-vlog ka araw-araw, so medyo makakalimutan mo yung mga nangyari sa'yo. No, tapos, para lang mawala isa, medyo makumalma yung isip niya ba, no? Sabi ko sa kanya, susunduin ka namin dyan. Kaya sinundo talaga siya na namin. Kaya, ayun, nandito na siya. So, ano bang, sa tingin mo, bakit ka iniwan? Siguro, kung kailan ka nagka-postiso sa kang iniwan? Oh, siguro, number one dyan, siguro, yung kahirapan, siguro. Yan, number one dyan, yung kahirapan sa buhay. Siguro, kumbaga, yung isip niya, siguro, naging negative yung isip niya. Kumbaga, dahil ako, walang malaking sirasahod at siyempre, kumbaga,
yung mga pangarap namin na gusto ko sanang magkabahay kami, pero siguro natatagalan siya, kaya yun, baka siguro naghanap ng iba na may pira. So yun, baka yun yung dahilan niya, kaya yun, iniwan tayo. It hurts. It hurts. Mabulan tayo. Basig din. Bakit parang sabihin, hindi lang isang unang beses pala? Oo, hindi lang. Buti, siyempre, ilang beses na ginawa yun? Pangalawa, pangatlo na yan ngayon. Buti na patawa, pinabigyan mo pa. Bait mo naman. Kasi, kasi, pag ako kasi mga, kasi world, iba kasi ako magmahal. Magmahal, wagas ako magmahal. Kumbaga, pag ako magmahal ng isang tao, talagang parang sinusumpa ko na sa, sinasabi ko sa Panginoon na, Lord, siguro ito na talaga yung mamahalin ko habang buhay at papakasalan ko to. Pag mga ganyan. Tapos, siyempre, may anak kami. Nung unang pinakaunahan talaga, yung time na yon, may bagyo-bagyo yon, masama yung panahon nun. Tapos yung ate ko naman, yung kapatid ko, nangungupan dyan sa binyan. So, yung ginawa ko noon, kasi delikado sa lahat eh, kung kasama ko sila eh. Kaya, pinatabi ko muna sila, pina-isti ko muna doon sa kapatid ko. So, mga nakalipas na mga siguro or tatlong linggo ba yun, doon ko na huli, nalaman ko na, kaya pala yung cellphone, minsan di iniiwan, hinahawakan lang palagi. Pagka gabi talaga, noon nakita ko na may kachat na ganun, naging boyfriend pa niya, yun. So ayun, medyo nasaktan din ako noon, pero masakit talaga yun. Tapos yun, siyempre iniisip ko talaga yung... Yun yung una? Oo, yung una. Yung pangalawa? Yung pangalawa na, sa ano din, sa ganun pa rin, Facebook. Ah, so online? Oo, online. Hindi mo talaga nahuli na? Oo, hindi ko nahuli. Pero ngayon, ito ngayon? Pero ngayon, talagang ano na talaga. Sumama na talaga? Sumama na talaga. So, congrats sa kanila. At saka... yun, hindi naman, totally hindi po talaga ako yung nakipaghiwalay. Siya mismo nakipaghiwalay. Tinapat ka na niya? Oo, tinapat talaga ako. Ang sabi niya na, hindi mo deserve na masaktan ka lang palagi sa akin, sabi niya. Tapos, marami pa naman ng babae. Siguro, hindi lang ako yung tinadhana sa'yo, ganun. Tapos, kumbaga, sabi niya, hindi na kita mahal, kundi wala na akong natitirang pagmamahal sa'yo, kundi awa na lang, ganun. Yun, doon ako nasaktan. Grabe, nasaktan ako kasi 5 years, yung 5 years na pala yun, kumbaga parang sinasakyan lang ako sa ganun na relasyon na mauwi lang sa ganun ba. Yung doon malalaman na yung babae na pinangakuan mo, yung isinumpa mo sa Panginoon na makasama mo habang buhay, so yung pala yung hindi pala makatuluyan. Yung babae yung isinumpa mo habang buhay, ay sinumpa na sa ibang sakayan. Sumumpa sa iba! Hele! Ano tayo makagawa? So, tatlong beses ka na palang, na naman, teka, ito ako. Hello, jokes! Hindi ka pa nag-iisa! Jokes! Dalawa na kayo! Alright! Nandito kayo sa Bukana Sawi Rescue Team. Sige, bye-bye. Pag ginawa ko lang si Jokes nung ako. Alam mo na yung nangyari kay Jokes? Oo, napanood ko rin. Yan, so... so, yung sabi ni Gerald Carina, no, ito siguro, mag-comment kayo mga kasuward, no? Isa sa mga dahilan talaga, no? Sabihin natin, yung sabing pagmamahal, pag-ibig, ganyan, kahit pa nagsumpaan kayo kung gaano man ka lupit yung pagmamahalan ninyo, uy, nasa si Jokes lang dyan, si Jokes laban lang. No? Malaking, mag-agree kayo o mag-disagree kayo sa akin, kahit pa gaano kasulit ang pagmamahalan ninyo, kapag ang nasa gitna ninyo ay yung kahirapan talaga ng buhay, di ba? Isa sa mga magiging dahilan talaga yan ang magkahiwalay, no? Lalo pat hindi nyo kayang i-manage. Kasi siyempre, wala kayong pera, hindi, lalo't may anak kayo, di ba? Yung... hindi mo mai-provide sa pamilya mo ang pangangailangan araw-araw ng sapat, siyempre, magugutom ang iyong asawa, di ba? Magugutom sila, mag-aaway kayo, wala bang ano bang trabaho mo, maghanap ka man ng trabaho na mas maganda para mabuhay naman tayo, makakain naman tayo na maayos. Ganon, di ba? Tayong mga lalaki, hindi naman, wala tayong magagawa kung hanggang doon lang talagang kakayanan natin. Lalo pag wala kang, hindi ka nakatapos ng pag-aaral, hindi ka makapagtrabaho ng maayos,
hindi mo talaga maibigay sa pamilya mo yung masarap na kainin, yung sapat talaga, maghahabol ka talaga araw-araw. Ang mangyayari ngayon, mag-aaway kayo, ikaw naman, hindi mo ipaintindi mo sa kanya, di ba? Ikaw, imbis na, di ba? Siguro, hindi ko na ma-explain na maayos, pero